So what is up again sa inyo mga mamen, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Butchie Butch Vlogs. And ngayon i-review natin yung 2020 Yamaha NMAX ABS version and keyless version. And dito namin nakuha sa lugar namin sa Nasipit. So shout out sa inyo, Premio Yamaha branch ng Nasipit sa fast transaction at saka soft transactions. And natatalakayin natin ngayon is syempre yung honest review. Hindi natin sasabihin yung good things lang about this NMAX. So meron din tayong mga ayaw sa NMAX at gusto sa NMAX na to. So simulan na natin. So syempre dito muna tayo sa start system na keyless na siya. Ito yung susi niya. Ito yung susi niya, iwan natin siya. For double tap is yung ibig sabihin nag-start na siya na. Pwede mo na siyang iwan, then a little push, push mo dyan, ilaw na. Tapos twist first and second, yun, mag-i-start na siya. Yun, ano pa rin siya, yung pipindutin mo pa rin syempre sa susi, yung traditional. Teka lang, nakalimutan ko. So ganun pa rin, hindi pa rin siya under pag naka-side stand. Nakalimutan ko eh, so under pa. Yung, in-under ko na. Ganun pa rin, so ang mga nadagdag sa feature nyo is ito. Yung start and stop and start system, nakalagay nyo sa gilid. So kadalasan mong ginagamit ito sa traffic. When you turn it on, ito yung on at ito yung off. Mamaya ko na i-discuss sa inyo. Tapos syempre yung hazard natin. So on ko muna. Igaganan mo lang siya into left side. Tapos yun, mag-hazard na siya. Tapos pag i-off mo, balik mo ulit sa right side. Tapos dito naman sa side na to is ito yung high and low beam, signal light, left and right, tsaka yung lakas, piyaya. So ito sa ano, napapansin nyo to, para siyang passing light pero menu pala siya. So ganito gamitin yan. So ito na yung menu, pipindutin ko na yan. So dito mo makikita yung syempre yung oil, yung V-belt, yung ito yung ano, yung economy mo, tapos yung trip 1 and trip 2, battery, meron siyang built-in ano tawag dito, yung battery voltmeter, yes, 2.7, kasi wala siyang kickstart eh, tsaka oil. Makikita mo rin dito yung ano, yung kung gaano kainit yung makina mo. Yung ito yung gauge, yung hot and then cold. Baka nagtaka kayo sa cold kasi hindi naman naka-under to. At syempre yung fuel tank capacity, 6.6 liters pa rin to siya. So meron din yung orasan. Yung orasan, yan. So yun yung mga nadagdag, nakakatuwa naman. Baka nagtaka kayong ibig sumilaw, namamatay lang siya pag binatakbo mo na. Mawawala lang yan siya pag binatakbo mo na siya. So nagustuhan ko yung ano niya, display niya dito at saka yung mirror type plastic. Yan, maganda siya. Ingatan lang kasi pag pumunas ka, syempre magagasgas talaga yan. So ingat-ingat lang sa pagpupunas. Yung sunod, yung sa keyless niya. Kasi hindi mo naman mabubuksan yung seat mo tsaka fuel mo kung hindi mo siya i-push ng nakikita niyo yung puti, yun yung guhit. Itatapat mo yung open kahit saan dito yun, tsaka yung on. Tapos open ka, tapos ito, pipindutin mo na yung fuel. Open siya. Ang nagustuhan ko dito, kasi dun sa Aerox, is dito yung pabukas. Dito, dito. Hindi mo makikita kasi kung puno na. So, good thing about this NMAX is, yung past NMAX is walang takip. Papasok yung tubig sa loob, kakalawangin, or may drainage naman, pero kakalawangin pa. So, close ko na. So, sa seats naman, same lang, Aerox and NMAX. Pindot. Open. Yan. Diba? So yung mga tools nandito sa ilalim, same lang, antanggal lang spark plug at surge screw. Best. So about this
U-box is same lang naman yung size niya, yung height, pero yung length medyo tumaba kasi lumaki yung puwet niya. Para siyang X-Max yung puwet, pero yung loob, same pa rin naman. Isa sa pinakagusto ko dito yung puwet niya. So, N-Max look na talaga siya. Nakikita mo yung puwet niya. N-Max look na talaga yun. So, LED na to, both LEDs. Pero yung signal light niya is bulb. Bulb pa rin siya. Pero may reasons naman kung bakit bulb yan. Kasi iisipin mo, kung full set na LED yan, tapos nasira yung kahit saan dito, bibili ka ng isang buo nito. So, mahal yun. So, naiintindihan ko naman yung, ano, yung Yamaha na binulb lang nila to para ma-replace mo to. Kasi ang dami nagre-reklamo bakit LED to, tapos ito hindi. So, may reason yun para ma-replace mo. So, let's go back to the front. Is makikita mo naman yung eyeline niya. So, expected ko dito is iilaw yan. Parang sasasakyan yung mga kilay-kilay. So, hindi yan iilaw. Ano lang yan? Plastic design. So, meron naman siyang purpose kasi haharangan niya yan. So, ito yung high. Tsaka yung park light. I mean, low beam. So, ito yung high sa baba. So, dalawa yung high niya dito. So, mas malakas siya dun sa previous N-Max. At mas maliwanag. So again, dito tayo sa signal light niya. Again, bulb lang yan siya. Pero malakas yan. Sobrang lakas, parang igila yung lakas. So good thing is this is the previous N-Max is nandito yung signal light niya. Ito, ang pinagkaiba dito is mas maliwanag siya. Mas kaya niyang sakupin yung buong kalsada sa signal light. At saka sa ilaw niya. So kung sa braking naman, syempre ABS tayo. Safety. At itong grills na to, hindi ko alam kung in ba yung gumagano'n. Alam mo yung ABS. Sa, i-explain ko yung nalalaman ko sa ABS, anti-lock braking system. So, kung non-ABS is lalock lang siya. Ganun. Pag sa ABS, kaya ganun lang yan siya. Kaya, hindi ka dinudulas, hindi ka ni-skid. So, balik na naman tayo sa dashboard niya. So, ito, meron siyang charger port, 12-volt socket. So, kailangan mo bumili ng parang yung mushroom, yung ganun, parang sasakyan. So, ganito siya kalalim ngayon. Boom. Halos kalahati ng kamay ko napasok niya. So, dito naman tayo sa kabila. So, honest to. Yan, gaganan mo lang. So, pag i-open mo, just ganun. So, yung magkakasya dito, cellphone. So, ito pa yung magandang feature dito is meron siyang power outlet, 12 volts, volt socket. Para mag-charge ka, hindi ka na magdadala ng power banks mo. And the bad thing sa dito is wala siyang takip, syempre. Pag magra-ride ka o ulan, papasukan ng tubig. So, may remedyo naman dyan. So, ito, kasya naman cellphone dito. Ilalagay mo dito yung charger socket. Ipapasok mo dito sa butas. Yan, yung wire. Ilalock mo. Tapos, yung cellphone mo nandito while naka-charge. So, meron siyang paraan eh. Ang galing-galing ng pagkakagawa ng N-Max. Dumami yung compartment niya. At useful naman siya, useful. So, usapang mags naman tayo. So, same. For 13 pa rin to. So, 13 and 130, 70, 13 ang likod. Ang harap is almost same din sa version 1. Is 110, 70, 13. So, sa shock naman tayo. Aerox shock. Aerox yung type ng shock. And sa engine, Aerox siya. So, yun nga sinabi nila na N-Max riding comfort, pinaghalong Aerox na makina. So, magandang combination yun kasi malakas. Oo, malakas talaga siya. Malakas. Dito tayo sa pipe. So, same pipe lang naman siya, same bracket. Pero, ito yung bago. Catalytic na siya. Meron na siyang catalytic. Diba, astig? Parang big bike. Para siya nasa big bike category na eh, no? So, sa comfort talaga, N-Max, X-Max, T-Max. So, N-Max tayo ngayon kasi N-Max motor natin. So, ito talaga yung riding comfort niya. Tinan mo, kung nasa sports mode ka, ganun kayuyo ko. Tapos, pag dito, pag gusto mo magpahina, akit mo lang yung paa mo. Ay, nang wala sa ibang scooter na nasa N-Max. So, kung sa speed naman, hindi ko nasusubukan ngayon. Pero na-experience ko na. Nakatakbo na ako ng 123 to 24 kilometers per hour in straight, hindi pa downhill yun ah. Sinubukan ko lang kasi curious ako, sabi nila Aerox yung makina. So, pagkasubo ko, wow, amazing, sobrang bilis at sobrang smooth, VVA na siya. And
gusto ko lang malaman kung gaano inabot yung limit niya, pero ay lang, hanggang doon lang, sinubukan ko lang talaga. So ito na yung magiging ilaw niya, yun yung headlight niya. Ihahay ko muna sandali. So kung napapansin nyo, ini yung high, yung dalawang ilaw dyan sa baba, ini yung high, at malakas yung tapon niya. So hindi nagamit yung nasa center kasi dala nung yung nahati siya, parang sa Aerox. Pahabol dagdag na lang, ang ayaw ko sa NMAX na to is ito. Bakit ito? Hindi yung cover niya, yung kulay niya, I mean glossy. So kung matte green na lang yung ginawa nila, dapat ginawa na lang nila tong matte green, sinabay na lang nila lahat. Kasi tignan mo to, makintab naman siya pag malayo, pero pag dinapitan mo, kahit anong gawin mong ingat dyan, mag-agasgasan talaga yan. So normal naman yung gasgas, ang akin lang is mukha siyang premium pero madali siya magasgas. So in the future, papakarbon ko to. Tapos another thing na ayoko dito is ito rin. Same, yan o, makikita mo yung gasgas. So mapipilitan ka talaga magpalit ng clear visor. Tapos ito pa, tinulungan tayo ng kaibigan natin, is yung bracket ng version 1 kasha dito, pero may convert dito sa bracket ng version 1. Sa bracket mismo, hindi dito sa niya, sa loob ng bracket niya, na may tatawasin ka lang para magkasha siya. So dito pa, kasi naka MIUI ako past, meron siyang hook dito sa MIUI na pwede mo lagyan ng kahit ano, bigas, pagkain, pamalengke, lahat. Dito hindi mo na siya magagawa kasi meron na siyang tank dito. Ayoko naman magasgasan to dito. So ang ginawa ko, nilagay ko rin pamunas dito, yung basahan, nilagay ko yung pagkain. So ayun lang yung wala dito sa NMAX. So mga mamen, meron pa pala ako nakalimutang i-explain sa inyo about sa susi niya. So i-explain ko is yung function niya sa susi. So ganito, ito yung mangyari. Nasa yung susi, nasa akin susi. Ipindutin ko siya, push, under siya. Mag-on, under siya, natural. Pero pag wala yung susi, lalayo ko yung susi ha. Dadaling ko dito sa malayo. Ah, kahit dito lang. Yan. Hindi ako lalagay yung susi ha. Tapos pagbalik ko dito, puro aalis ako, hindi, parang kulang pa. Ilalayo ko siya. Ayaw niya maghanap. Ah, yan, malayo na to. Ayan. So, parang ayaw pa rin. Kasi magbiblink yan eh, may biblink yan. Lalo na pag wala sa'yo yung susi. Tapos basta lalabas yung blink yan, mga siguro hindi pa ganito kalayo. Siguro pag umalis ka na, may magbiblink dyan. Pag ganito kalapit. Pagkatapos, example, yung susi mo nasa iyo, tapos hiniram ng barkada mo or kaibigan ng mama at papa or kinsahin mo kapatid mo, magagamit nila yung motor. Pero pag pinatay nila to, hindi na andar ha. Tignan mo, try ko ha. Kapatayin ko ngayon. Oh, ayan na yung susi. Ayun na, tumutunog na siya, sobrang layo ng susi. So hindi na siya andar. Oh my goodness, kahit anong gawin mo. Ay, ba't tumandar? Gago! Teka lang. Gago, mandar! Teka lang, di ko ma-explain bakit tumandar yun. Ang layo na ng susi, lalayo ko pa yung susi. Ay, lalayo ko lang yung susi. So ngayon, bubuksan na natin. Sobrang layo na ng susi ko. Okay? So yan, bubuksan natin ulit. Ayun na, hindi na siya mabuksan! Kahit anong pindot, okay, good thing about this is pag lumalayo na talaga, hindi na siya talaga mabubuksan. Kinabahan kaya ako kanina, lapit na yung susi, nandun lang banda, umaandar pa rin siya. Pero before that, pag yung tunog na yon, narinig mo, nakaw yung motor na to! So yun na yun. So hindi ko alam kung ilang meters dyan, siguro, hindi ko masukat eh, hindi ko ilang meters dyan, parang wala na siyang, parang 50 meters lang, ganun. So yun yung test niya. At least na-prove na natin ngayon eh. Ito na yung huling part. Dito yung susi, dito yung motor. So try natin pandarin ito. Tingnan natin. So ayaw. So ganito na lang yan. Kukunin ko yung susi. Nasa akin, nandito. Pindutin ko. Tawag doon sensored. Okay, sensored ang tawag doon. So pwede siyang umandar. Kasi kasama mo yung susi. So, kung naka-on na siya, tapos papatayin mo na siya, pagpatayin mo, kailangan, huwag mong kakalimutan to, yung center.
So kailangan gawin mo tong habit kasi pag nakalimutan mo yan, tutunog yan. Pero tutunog naman talaga mo. Aalis ako ah. Aalis ako. With key, hindi ko pa naka-off. Malalaman mo hindi ka pa nakakalayo. So ibig sabihin nun, hindi pa pa na-off. So kailangan mo siyang i-off. Pag lumapit ka, ititigil siya. So i-off mo. Yan, off. Tapos ito pa, pag nasa malayo ka, tapos pare-parehas, puro kayo yun, max 20-20, natabunan na yung motor mo. Pwede mo siyang hanapin. Ganito. Siyempre, sabang layo mo na yun. Yeah. So, mahanap mo siya. So, mga ganito kalayo, function pa siya. Hindi ko lang. So, last part tayo sa video ngayon. So, nalobat yung phone ko kanina tinatakbo. So, ito nga yung lock niya. Hindi siya pwedeng ganito. So, ganito lang siya. So, meron naman dito guide. So, yun mo muna siya. Push. Then, ganun. Lock na siya. Same as kung ibabalik mo siya. Push again. Turn. Center. Open na. So, ayun lang. Ayun lang, ganun lang kasi mag-lock. And, dyan nagtatapos ang video natin. Thank you sa panonood. Like, share, and subscribe. Ride safe.